So, ayan, good morning mga ka-DIY. Isa na naman magandang umaga at magandang araw po sa inyong lahat, sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa Burn Time HPT channel. At kung bago ka sa channel na to at pinapanood mo itong vlog content na to sa araw na to, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell, and then share mo itong video na to para makatulong sa iba. And of course, mag-comment kayo below sa comment box na sa ganun. Kung may mga katanungan kayo, magbigay kayo ng ideas, mapaliwanag namin sa inyo na maayos. At ito pala yung kubo na kung saan, yan, pakita mo yung kubo. Una, nakikita nyo, wala pang bubong, pakita mo. Ginawa namin to, actually hindi kami masyadong marunong, pero may alam kami kung paano gawin. Hindi lang kami masyadong marunong, pero kami na mismo gumawa nito, dini-IY din namin ito, almost 1 month to 2 months to, kasi anong pachamba-chamba lang yung gawa, kasi may makatrabaho din kami na iba. Pumashell kami sa isang lugar na kung saan, sa may Aguilar, sa may Mapita, may nakausap tayo doon na naging kaibigan, si Mang Dome. Ayun, nakita natin sa kubo niya, yung parang kugon o buho. Marami kasing tawag yun eh, sawali, mga ganon. Pero sa amin, ang tawag doon, kugon. Lalagyan sana namin ng pinaor, yung pinaor sa Pangasinan, kanda, yung pinaor kasi mas malamig. So, ito yung baba ng treehouse natin. Ayan. Yun yung treehouse. May mga alaga din tayong hayop dito. Ayan. So, ito na po yung natapos nila na kugon. Ayan. So, ito pa pala yung gagawin pa. Tapos, ito yung ginagawa, mga ka-DIY. So, guys, ganito po pala yung way, process kung paano po gumawa ng bubong gamit po ang ating kugon. Kugon. Yun. Kugon na galing sa bundok. Hindi po yan talaib, ha? Iba po yung talaib. Yan. Shoutout nyo naman si ano, si kanino ba galing yan? Kay Tate Dome. Kay Dome. Hindi Domeng, Dome. Domisu. Domisu. Nayari namin. Sa Mapita. So, ganito po yan mga ka-DIY. Tulad lang din po ng pinaor. Kung alam nyo po yung pinaor. Sawali. Sawali. Ganun po yung gagawin natin. Para kakapal po yung part dito. Then, yung next po na gagawin natin, ipapatong na lang. Kailangan po kasi mga ka-DIY yung medyo makapal. Hindi makapal na mukha. Makapal nito. So, ganito para, guys, so, tutupin natin. Yan. Sige. Ayan guys, so. Ayan. Ayun. Tutul. Naputi. Natupi. Sa kabila, turupay ka. Dito, mali kuya. Mali naman eh. Eh, mali. Napikitan. So, ganito po yung mga ka-DIY. Tapos, sisigpit. May sisigpit nyo, ipitin nyo. Yun, sisigpit nyo. Ipit natin. Yan guys, so. Sigpit, yung ipit po kasi, siya Pangasinan. Sigpit. Patay nagtutupi lang guys ng damit. Correct, parang kurtina. Parang pinaor lang guys. Tapos, pampantay. Eh, ang tanong dito, bakit sa pag sa bubong ganyan ang ginagawa ng process, pero pag sa dingding bakit ganun? Diretso lang. Kasi pag sa bubong po kasi pag yun po yung gagamitin natin mga ka-DIY, tatagos po yung tubig. Akala ko anong tatagos yan. So kailangan po natin mga ka-DIY, kakapalan po ang ating mukha. Kakapalan po natin to para hindi po tatagos yung tubig. So mamaya po mga ka-DIY, after po natin gawin, itatry po natin gamit po yung ating tubig. Okay, sige. Pero pag sa bubong kasi ganyan, para mas ano siya, kumbaga na-reinforce. Yan kasi yung tinupi nila, yan yung part na makapal. Makapal yung mukha ng dalawa. Yan. Kasi papato natuloy yung mukha nito. Yun, ganun. Hindi, baligtad naman. Kasi hindi ganyan ang paglagay eh. Pag nasa bubong na, baligtad yan. So, ganyan siya. Diba? May kaano lang to, medyo magsaya, pero matibay. Ito palang mga kasama natin na gumagawa dito, mga ka-DIY. Itong nakasombrero, si Charlie Up yan. Hello. Yan. Ito, na, ito nakaputi si Anatot.
Pa-DIY. Papakita po namin kung okay po ba yung ating ginawa na bubong po para sa ating pwede. So, itikap po natin mga ka-DIY. So, ganyan po rin ka-DIY. Tingnan natin kung may tatagas po sa baba. Ayun. So, okay? Ang technique po kasi dito mga ka-DIY, kailangan po natin isiksik. Then, kailangan din po natin siyang kakapalan para hindi po basta-basta mahuhulog yung tubig dito. Paisan siya, tatagos siya dito. Kung makikita nyo mga ka-DIY, sige. Ayan. Ayan, binubusan nila ng tubig dito pero walang lumalabas, walang tumatagos. Dito po siya bumababa. Yan, dyan po siya nalagay mo pa. So, dyan lumalabas mga ka-DIY. I-atras mo ng konti doon. Sana hindi nakatuto. So, op. O, yan o. Sige. Pakita mo. So, walang tumatagos mga ka-DIY. Yan o. Yan yung tubig. Isang tabo yan. Pagka hindi po siksik yung ginawa nyo, tatagos po yan mga ka-DIY. O, sige. Yan. Yan o. Tumatagos ka-DIY o. Yan, kaya dapat siksik po yung paglalagay yan, no? Tumutulo dito. So, discarte na lang kung ganito ang gusto nyong gawin kasi ito yung part na makapal. Idodoblin nyo na lang siyang paganyan. Paganyan siya. Ah, diba? Tama, parang ganyan na yung gagawin natin. Parang pinaor. Usawali. Diba? So, kung ano kasi mahirap yan. Oo, mahirap to. Tsaka magastos. Tsaka, mas madami. Oo, masaya. Kagaya ito mga dalawa, pagod na. Pero sa pag-DIY, kaya tayo gumagawa ng DIY. Kasi sa HPT, sharing is caring. Sharing is? Caring. Yun. Kuha mo, para saan yan? Pang ipit sa ano? Damit. Ay, akala ko sa damit. Pang ipit sa kugon. Kugon. Bakit hinahati yan? Para ano, dalawa. Tama. Masyado na po kasi kami makapal. Bakit? Anong ginagawa mong procedure na yun? Para hindi tayo masugat, tatanggalin yung sa gilid-gilid kasi nakakasugat to guys, saka ito. Yung gilid. Para ito bukol-bukol guys, tatanggalin para lumapat. Maganda yung lapat. Ano yan? Bakit sinusukat pa? Para pumantay dito sa ano? Sukat ng ano? Ipit. Yung pangipit niya? Yung brace. Yung brace niya. Ayun. Ano yan? Itap? Magari. Diyan. Tatali guys para hindi ano, hindi kalas-kalas. Hindi mababaklas pag hinawakan. Anong gagamitin mong panali? Alambre. Alambre. Pero dito sa HPT, Alambre. Pag-DIY, itetesting po natin yung ganitong gawa. Yeah, itapat mo nga doon sa kanya, doon sa gumawa. Diyan muna. Ito. Dito, tapat mo sa kanya. Muna, okay. Mahilig ako. dito. Lumabas yung uli niya. Wala. Ayun, meron pa yun. Meron pa rin kunti. Pero kulang pa ng kapal. Na? Okay. Sige, kabit na natin doon. Sige na. Ano, paano? Sayawan mo muna para ano? Tribo. Ay, taran. Tara. Kaya papunta na sila doon sa kubo. So dito po natin ilalagay sa tree house natin. Yan sa bubong. Anong gagawin mo, Char? Ladder. Akit tayo dito. Hindi ka pwedeng makita rin, no? So yan yung brace niya. So hand. Yes. Pakwaka mo.
Ayan mga ka-DIY, nailagay na rin natin yung isang brace. So ang brace niya is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Itong part lang na to ang uunahin natin. Yung brace niyan, 1, 2, 3, 4. Tapos 5. Ayan, dito lang muna. So ayan po mga ka-DIY. Ilalagay na po nila sa taas sa may bubong. Tama, maambon guys. Ah, so yan, maganda yung panahon, umaambon para matry po natin. Ayan mga ka-DIY, inayos natin yung cortin natin na vines. Ayan, ayan na yung pinakalast na ilalagay natin mga ka-DIY. So, pupunta, akit ulit tayo ng bundok at pupunta ulit tayo kay Kuya Doms. Doms. So, ayan, kunting case na lang at malapit-lapit na matapos. Baba ka na dyan. Tapos na dyan. Baba, okay na. Sige na, bitawa mo na. So guys, tapos na yung ginawa namin. Pang ano lang, pang temporary lang yan. Saka na lang dadagdagan pag nakakuha ng ano, tawag dito. Tugon. Kay Mang Domeng. So, yun po mga ka-DIY. Pa-subscribe na po sa mga friends of friends po ninyo. So, yun lang po mga ka-DIY. Maraming salamat po. So, ayan. Nagpaalam na yung dalawang kasama natin na gumawa ng bubong ng kugon dito sa treehouse natin. Ngayon, yan lang po yung temporary na nakuha natin kay Kuya Domi. Sa susunod na akit natin doon sa Aguilar sa Mapita, kukuha na tayo ng 5 bundles na kung saan para makover na lahat tong bubong natin. Ano? So guys, pasensya na kayo sa vlog content natin sa ngayon. Ito na muna para at least matuto kayo buhay probinsya. Matuto na rin kayo kung paano gumawa ng bubong at yung process kung paano yung ano para mag-waterproof para hindi tumagos yung kugon natin. Dapat siksik talaga, siksik, makapal. Hindi yung ano lang straight. Okay? So maraming salamat sa viewers natin at sa mga hindi pa naka-subscribe at kung nanonood ka sa channel na to, kung sa tingin mo makatulong sa iyo, please don't forget to subscribe, like, share at comment below. Sa vlog content na to. Maraming salamat. To God all be the glory and burn thumbs and all.